God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. So, what's up guys? So, andito naman tayo sa aking YouTube channel guys. And bago tayo mag-umpisa ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna kay Papa G. Pasamonte. Pa-shoutout din kay Victor Corpus. Pa-shoutout din kay Shaina Jane Castro. Pa-shoutout din kay Aika Damasco. Pa-shoutout din kay Hans Costes. Pa-shoutout din kay Mama Honey Pasamonte. Pa-shoutout din kay Mama Helen Serra. Ngayon ay pag-uusapan natin dahil malapit na nga, I think kaka-post lang po kanina is October 5 po yung sinabi po ng DepEd. So, sasabihin ko lang po yung pwedeng maranasan ng mga problema sa online class po. And hindi po ako tumututol sa online class na yan, pero sasabihin ko lang po dito sa YouTube channel na yung mga problema na pwede natin maranasan sa online class po. So, sa mga hindi pa nakakalam ng online class, ito ay yung online class ay ang paggamit ng mga gadgets at dinadaan na sa online ang pag-aaral. So, gagamit ng gadgets para lang makakonnect sa pag-aaral. So, first, bago natin pala simulan guys, is huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruel TV, and i-follow niyo na rin ako sa Facebook ko at Ruel Serra Corpus. And pasensya na pala kayo kasi sa nakarang araw guys is hindi ako nakakapag-upload, at ngayon guys, so makikita nyo naman is iba na naman yung setup natin. Sorry guys kung sorry mga kakambal kung yung setup natin ngayon guys is pangit, tapos sorry na din sa damit ko, ang laki-laki. And gusto ko kasing malaki yung damit ko kasi payat na ako, tapos maliit pa yung damit ko, so magmumukha akong bata na. Huwag na nating patagalin to at simulan na natin sa problem number 1. Problem number 1 sa online class ay walang sapat na cellphone or gadgets na pwedeng gamitin sa online school. Kasi hindi lahat naman ng mga estudyante ay meron at kayang bumili ng cellphone. Hindi katulad sa mga may kaya na pwede kaya nilang bumili kahit tatlong cellphone pa ang bibilhin nila. Paano naman kami, tayong mga mahihirap na hindi kayang bumili ng cellphone? So, pwede ka bang kumiram sa mga kapatid mo, sa ate mo na meron? Ate, sige na ate, pahiram na, mag-online class na kami. Hinihintay ako ni mom. So, madami talaga tayong mga kapatid na ayaw talagang magpahiram ng cellphone, lalo na kapag cellphone guys. So, hindi lahat naman kasi ay may kakayang bumili ng cellphone guys. May mga estudyante nga may cellphone guys, pero yung mga iba, K-pad. Yung K-pad ba? Hindi naman siya makaka-online class guys. And yung mga iba is kailangan talaga ng cellphone, yung medyo malaki-laki yung screen para lang makapag-learning. So, number 2, mabagal ang connection guys, kasi hindi naman sa buong parte ng Pilipinas guys, hindi malakas ang signal guys. May mga part na malakas, yung mga malapit sa tower guys. Katulad kami, medyo malayo na kami sa tower guys, and dito sa pinag-setupan ko ngayon, kasi andito ako kila lola ko, is mahina yung signal guys. And sa bahay namin, malakas-lakas naman yung wifi guys. Wifi? Yung connection doon guys. So, hindi pare-parehas guys. Lalo na kapag yung binalita nga, doon sa may part ng Bagyo, masyado kasing mataas guys, and hindi kaya ang connection kasi mahina lamang ang connection. Walang signal guys. Paano na yung mga nasa liblib? So, ganito yung magiging sitwasyon. Ayun, may signal na ako. Ay, wala ulit. Pupunta ka pa sa banyo para lang lumakas yung signal mo. Problem number 3. Nag-lag yung phone. Karaniwan sa mga hindi mid-range na phone. Mid-range kasi yung mga tao sa mga medyo mamahaling mga cellphone. So, paano kung yung phone mo is hindi niya kayanan yung online class na yon? Kasi nag-init na yung cellphone mo. Kasi kunwari ako, mag-online class ako, wala naman kaming laptop para mag-online class. Ang gagamitin ko lamang ay cellphone.
e paano kung nag-lag ang cellphone ko at ganito ang mangyayari? Ano? Ala? Anong nangyari? Nag-lag yung cellphone ko? Nag-lag? Hindi mo na maiintindihan yung sinabi ni ma'am kasi hindi niya nauulitin yung sinabi niya dahil lang nag-lag ang cellphone mo. Problema yun sa online class. Number 4, maingay. Maingay. Katulad ngayon guys. Ayan, maririnig ko. Katulad sa mga malapit sa mga daanan, kunwari dito malapit sa daanan, may mga dumadaan na mga motor, iba't ibang klase ng sasakyan, at ang lakas ng kunin niya guys, tunog niya guys. Maingay guys. For example, ganito. Kuya, ano ba yan? Ang lakas-lakas naman ng video okay nyo? Video okay kayo? Eh, nag-online class po kami. Nag-online class po kami, kuya. Hindi naman to, kuya. So, maingay guys. And hindi naman sa lahat, lalong-lalo na sa Maynila guys, is dikit-dikit yung mga bahay nila. Paano kung kunwari sa isang bahay guys, is lima sila magkakapatid at nag-online class sila. At ang liit ng bahay nila. So, ano mangyayari? Hindi sila makakaintindi. And kumikidlat na. Ingay pa rin. So, number 5. Maliit ang screen ng cellphone. Hindi naman lahat kasi ng mga bata ay may laptop. Sabi ko nga, kung ako, cellphone lang ang gagamitin ko. Kunwari, sample lang natin. Sa screen nito, guys, yan, kita nyo. Imagine nyo na 50 kayo na estudyante. Kasi ba lahat dyan, yung 50 estudyante plus 1, kunyari, si ma'am, or yung professor nyo, or teacher nyo, andyan siya sa gitna. Sa dami pa naman nila, hindi mo na makikita kung sino yung nagsasalita at kung sino yung nandyan si ma'am. Sampal. Saan na si ma'am dito? Ah, yun pala si ma'am sa gitna. So, ang kailangan ng online learning, ay medyo malaki yung, yung screen. Katulad ng laptop, katulad ng tablet, kung ano pa man yan. So, yun lang guys. Number 6, cannot afford Wi-Fi. Hindi lahat ng tao ay nakaka-afford bumili ng Wi-Fi para sa malakas na internet connection. Diba? Ngayon, wala nang trabaho ang ating mga magulang, natigil na ang mga trabaho nila, no work, no pay nga, kumbaga, no work, no pay. Paano nila, saan sila kukuha ng pambili ng Wi-Fi, pambili ng gadgets, pambili ng loan? Kasi hindi ka na makaka-online class guys kung wala tayong internet connection. Kasi kung load guys, ang mahal-mahal ng bayad ng data guys. Yung 50 pesos guys is 1 gig lang. 1 gig. Expect nyo, 1 gig lang. Hindi nyo matatapos siguro yung buong araw na klase nyo yung 1 gig guys. Kasi ang expect is mga 5 gig yung kailangan data kapag isang araw na dire-diretso guys. Pang pito. Paano kung yung cellphone mo guys is nalobat? Nalobat. Nalobat guys. Kasi hindi naman sa lahat ng mag-online learning ay nasa laptop. Yung laptop kasi guys is pwede mong ginagamit habang nag-charge. Pero kung yung cellphone mo, yan, cellphone, pag ginamit mo ito sa online class is dapat pag lobat na to, wala na. Guys, pwede mo siyang isaksak guys. Pero imagine nyo guys, ganun at ganun ang ginagawa mo araw-araw, isang taon tayo ganun, nakasaksak lang yung cellphone natin habang na ginagamit natin guys, is masisira din yung phone guys. Kasi hindi naman talaga built-in yung phone para sa ganung sitwasyon, yung naka-charge siya guys. So, number 7, hindi quality ang online learning. Yes, naririnig niyo, hindi quality guys. Kasi sa face-to-face, mas maganda guys. Kasi nakikita niyo personal, nakikita niyo physically yung nagtuturo at naririnig niyo. Number 8, sa online learning guys, ang pandaraya. Number 8, pandaraya. Kasi madami ang mandaraya guys. Sa school nung nangalak may nag-cheat. Hindi ka ba nag-cheat? Ako nga. May nag-cheat na rin ako guys. So kung tatanungin niyo ako, nag-cheat na ba? Meron na din guys, siguro. And yung mga pag nag-online learning, kunwari nag-online learning, andyan yung laptop ko nga isa. May mga mayayaman na may tatlo, dalawang gadgets. And paano kung sinesearch nila habang nag-online learning? Sample. What is the meaning of NASA? Ayan, search na nila. Ayun guys, kuha na nila guys, nakuha nila, tinype na nila sa tinanong nila. So, malaki ang posibilidad na mandaraya. Magiging madaya ang online learning. Pang-sham, tatama rin na sila guys. Tatama rin na sila guys, kunyari. Kung online class lang ay may mga, sample lang guys. Ay, gising ka na.
gising ka na, Roel. Mamaya, mamaya na ako gigising. Yun lang naman, online learning naman. Mamaya na ako, ano, bayan. Eh, nalilate na nga sila, guys, sa physical. Paano pa kaya sa bahay nila? Oo, guys, mas tatama rin na sila. Tama yun, guys. And number 10, lastly, wala na silang baon. Wala nang baon-baon kapag online. Ayun, oh, sa mga viewers natin dyan, oh. May mga umingiti na dyan, oh. Siyempre, yung mga iba dyan, hindi na papasok. Wala nang baon, hindi ko tulog. Kasi ako, guys, hindi naman sa pinagmamayaman ko. Kahit, ayan, oh, ngingi-ingay. Pag wala akong baon, guys, is pumupunta pa rin ako. Gusto ko palang mag-aaral. Paano naman yung mga hindi? Ayun, oh, nakangiti sila, oh. Ayun, oh, nanonood sa atin, oh. So, diba? Kikita ko sa inyo. Walang baon, hindi na papasok, eh. So, ito yung mga nakita ko lang mga problema sa online learning. Pero, sabi nga nila, huwag nating sisihin yung mga teachers, guys. Huwag, mga kapwa ko mag-aral dyan, huwag nating sisihin ang mga kapwa natin, mga teachers natin. Kasi, hindi naman nila gusto ang online, guys. And, ginagawa rin nila ito para sa atin, guys. Kasi, hindi naman sila ang makikinabang dito, kundi tayo din, guys. Kasi, kung tingnan nyo yung point ng DepEd, guys. Kung sa next year pa natin gagawin itong school year na ito ay mag-skip pa tayo isang school year, mahuhuli na tayo, guys. Imagine nyo, 18 pagka-graduate mo ng high school sana, eh magiging 19 ka na rin noon. 19 na nyo, 19. Tapos may 4-year course ka pala sa college, 19, 20, 21, 22. 23 ka na makakagraduate, guys. Imagine nyo yun, 23 ka na, medyo matanda ka na. Kasi nadagdagan na nga ng K-12, ma-stop pa ng isang 1 year. So, 23 ka na, makakagraduate ng college. So, sa mga teachers naman dyan, mga estudyante din, alalahanin natin ang mga teachers. Kasi sabi nila, magmo-modular daw ngayon. Modular. Kasi, oo nga, guys, iniintindi tayo ng mga teachers. Pero intindihin natin din yung mga teachers, guys. Kasi yung mga teachers, guys, is magsasakripisyo silang pupunta sa ating bahay para magbigay ng mga modules para lang may pasagot sa atin. Pagkatapos nun, kukunin din nila isa-isa sa ating bahay yung mga modules na binigay nila. So, full effort sa kanila to pag modular ang gagawin, guys. Mahihirapan din sila. Tanungin din natin yung sarili. Kapag tayo ba ay nasa kanilang sitwasyon, modular, hatid sundo nila yung modular na yun sa'yo. So, ang dami nating daming estudyante, guys. Ang dami nilang kukolektahin. So, please, huwag niyo i-bash yung mga teachers dyan dahil sa online classroom, sa mga modular. So, sabi nga sa may nakita ko sa isang fanpage sa that KJ teacher, sabi nga, teachers are trying to adjust too. They are also struggling. So, nag-struggle yung mga teachers din. So, intindihin din natin sila, guys. Mabuhay mga so, without further ado, kung nagustuhan niyo itong video ito, please huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Roel TV. Click niyo na yung subscribe mo. So, subscribe na kayo sa aking YouTube channel dyan sa baba. Click niyo na yan yung red button dyan. And i-click niyo na din yung bell para maging update kayo sa next video ko. And, bagot. So, yun lang ang ating video for today. And, bye-bye mga kambal. See you again into my next video. Bye-bye!